Mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Ang topic ho natin sa araw na to ay commercial invoice. Oo. So, may dalawang klase ng commercial invoice. Hindi na kailangan na mai-introduce nyo yung commercial invoice eh. Kasi isa dyan, automatic na matibay na panglaban para ho sa malaking deficiency tax. Kasi ang daming nagre-reklamo sa akin. Sir, bossing ko, lagi na lang na disallowed yung aking expenses, disallowed yung aking VAT input kasi wala silang ebidensya o substantiation. Ayan. So, tuturuan ko ngayon sa araw na to, tuturuan ko kayo ano ba ho yung pinakamabisang substantiation pagdating ho sa VAT at pagdating sa income tax. Maaring magkaiba ang substantiation pang income tax at paka pang value added tax. Pero dito ho, nagkakasundo sila. Oh, dito ho sa RR 18-2012, nagkakasundo ang income tax at ang value added tax na ito po ay pwedeng-pwede. Ang tawag ho kasi dyan ay principal receipt. So kung bibili ho kayo sa palengke ng goods, kailangan nyo kumuha ng VAT sales invoice. At kung bibili naman kayo ng serbisyo, katulad ng nagpagawa kayo ng pumutok na gulong, VAT official receipt. Kung ang bibilan ho naman ninyo ay non-VAT, non-VAT sales invoice ang kukunin nyo, at saka non-VAT official receipt. Sigurado ho ako mga ka-taxpayer kong mahal, lahat ho ng VAT input nyo at lahat ho ng inyong expenses ay maaalaw na deduction sa inyong VAT output at saka sa inyong gross income kung yan ho ang gamit nyo. Eh kung papaano, tax specialista, walang ganyan yung pinagbilan namin. Dyan ho papasok yung tinatawag na commercial invoice. So pag-usapan ho natin yung commercial invoice o tinatawag na supplementary receipt sa susunod hong video. So inaanyayahan ko kayo mga ka-taxpayer kung mahal, kumuha na kayo ng librong ito, wala namang bayad. True donation lang ho. At pagkatapos ho ng video ito, nandoon ho yung QR code na pwede ninyong i-scan ng inyong cellphone. Maraming ho salamat at peace and happiness be with you for life. Saludo!